ang Pilipino talaga, kahit saan man magpunta, basta may kababayan na humihingi ng tulong o nagigipit, talagang tutulong at tutulong yan kahit sa anong paraan. Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through, if you believe it's true. Para sa mga bago pa lang dito sa aking channel, noong ako ay nasa Saudi last year, nakilala ko itong grupo ng ating mga kababayan na mga tausog. At sila yung lagi kong nakakasama. At yung isa nating naging kaibigan, si Kiram, kasama ko din sa pamimigay ng mga grocery items sa bahay Kalinga. So dahil siya yung may sasakyan, ang gagawin namin, pipick upin namin yung mga ipapahatid na tulong ng ating mga kababayan na medyo nakakaluwag sa buhay. At yun ang aming ipamimili ng mga grocery, at yun naman ang ibibigay ngayon sa bahay Kalinga, o yung sa mga kababayan natin na hindi pinalad sa pagtatrabaho sa Saudi. Minaltrato ng amo, napabayaan ng kumpanya, so nandun lang sila para naman kahit papaano ay maibsan yung kanilang naramdaman na kalungkutan. Binibigyan namin ng mga pagkain, at ito nga ay galing din sa ating mga kababayan. Para mas lalo nating maintindihan yung sinasabi ko, panoorin uli natin yung video na kung saan nga ay namimili kami ng mga grocery, at pagkatapos noon ay ibibigay naman namin sa mga kababayan natin sa bahay Kalinga. Ayan, nakikita ninyo na kabibili na namin yan sa items para sa bahay Kalinga grocery store. At isa na namang nagmagandang loob na ating kababayan ang gawit nga yung sasakyan ni nagbigay ng mga Kiram tulong niya. Saan natin ito iabot doon? Tingnan natin mamaya. Dito yung OTM market, isang maliit na pesta. Tapos ito yung pinapakita ko dito, may isa tayong kababayan na nagbigay ng card, at yan ay may equivalent amount. At yan naman ang aming ipapamili. Yan. So itong mga kasama ko, ito mga tausog to. Namin siya gagamitin para ibigay sa ating mga kababayan sa bahay. Ilan lang ang mga ito sa mga tao na totoo na nakilala ko sa Saudi Arabia. So ganyan yung ginagawa namin. Ako yung taga-video, upang sa ganun naman ay transparent din tayo. Hindi naman para sa ipagyabang natin yung ating ginagawa na pagtulong. Kasi yung mga pera na ginagamit namin, galing din sa ating mga kababayan. Kaya para makita nila na dito napunta yung pera ninyo. Ultimong isang sintimo ay kailangan naming ibili yan. Kung halimbawa 100 riyal yung kanyang ibinigay, kailangan 100 riyal. Minsan nga, inaabunuhan pa namin upang sa ganun ay walang masabi yung ating mga kababayan. Okay. So, dito naman, tapos na kaming mamili. So, yan na, ang worth 200 riyal. Nilalagay na sa likod ng sasakyan. From Otaim. So, meron tayong kapay. Tapos yung pa yung gana namin na so marami-rami rin yan. Kanina. Kakatanda ko ang pagbibigyan namin dito ay mga kapatid din natin na Muslim na nandun nga sa bahay Kalinga. So dito, on the way na kami sa bahay Kalinga. So, sa likod kami, dumadaan. Nakakamiss din yung ganitong eksena. Talagang nakakataba ng puso. So, ayan, kinukuha na yung ating mga pinamili. At i-deliver na namin mismo sa kanila. So, dito na kami sa loob. Tinutuloyan nila. Hindi man namin matulungan lahat, ay kahit pa paano naman ay malaki yung nagagawang ito. Kaya natin binalikan ito, mga buddy, dahil hanggang ngayon,
tumutulong pa rin ang ating mga kababayan. Ito nga, sa pangunguna nga ni Kiram, gamit pa rin yung kanyang sasakyan. May mga kababayan tayo na medyo hindi makalabas dahil alam naman natin mas mahigpit ngayon sa Saudi Arabia sa pinapatupad na kanilang lockdown. Kaya nga hanggang ngayon hindi pa rin tayo makabalik. Talagang pag sinabi na curfew, wala talagang lalabas dyan. May specified time lang na pwede siguro. Kaya ngayon ating mga kababayan, ang daming naapektuhan na wala ng trabaho. O kung nandun man sila, hindi sila makapasok, hindi sila makapamili. Kaya ito yung ginagawang paraan ng ating mga kababayan sa pangunguna nga ni Kiram ng mga Riyadh Brothers. So ito, papakita ko sa inyo yung kanilang mga video na kung saan nga ay namimili sila, pumupunta sila sa mga accommodation na kung saan ay may mga kababayan tayo na in distress. So ito, panoodin niyo. At ipapakita ko rin sa inyo yung mga picture na kanilang mga nakuha dun sa pamimigay. At ito ay may pahintulot nila na akong i-post sa ating vlog dahil nabanggit ko ito kagabi sa kanya na para naman na maka-inspire tayo at baka naman mas madadagdagan pa yung mga magbibigay o magpapaabot ng tulong sa ating mga kababayan na nagigipit din sa Saudi Arabia. Yan mga buddy, napanood ninyo yung ating mga kaibigan na patuloy pa rin sa kanilang ginagawang pagtulong sa mga nagigipit natin ding mga kababayan. Masasabi ko lang kung sino man yung mga mabubuti pang puso na ating mga kababayan dyan sa Saudi, yung mga nakakaluwag, yung medyo maganda yung kanilang trabaho at sumusweldo pa rin. Sana matulungan natin yung ating ibang mga kababayan na hikahos dahil nga sa pangyayaring ito sa ating mundo na kung saan nagkaroon ng pandemic. Ipaabot nyo lang yung tulong nyo kay Kiram. Ibibigay ko dito yung kanyang number sa description at makikita nyo rin dito sa screen upang sa ganun ay kung gusto nyo magpahatid ng tulong sa kanya, ibigay nyo lang yung pera at sigurado yan, makakarating yan kung sino man yung mapagbibigyan. Maraming salamat at sa mga Riyadh Brothers,
mabuhay kayo. Sana dumami pa lalo yung mga kagaya ninyo na handang tumulong sa ating mga kababayan. Itong vlog na ito ay alay ko para sa inyo. Muli, ito ang inyong Supremo. See you next time, mga buddy.